Malaki man o sa maliit na paraan, pwede kang maging bayani sa sarili mong kakayahan. Kwentong Bayani. Tunghayan ang mga storya ng bawat individual at organisasyon na siyang magbibigay ng inspirasyon sa mga komunidad, lipunan at sa bawat mamamayan. Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Kasama si Jojo Armenta at Radyo Man Jenny Pahilanga sa Kwentong Bayani. Dito sa DCXL 558 Radyo Trabaho tuwing Sabado alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at sa Facebook page ng RMN DCXL 558 Manila. Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Hatid ng Benita at Catalino Ya Foundation at ng RMN Networks. Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Magandang Sabado po ng umaga sa inyong lahat mga kasama. At kwentong bayani po tayo ngayong araw na ito ng June 18, 2022. Ako po ang inyong Radyo Man, Jenny Pahilanga, hatid sa inyo ang programang ito ng RMN at BCYF. At kasama natin mula po sa BCYF ang aking partner, Jojo Armenta. Partner, magandang umaga sa iyo. Good morning! Good morning po, partner Jenny. Good morning sa lahat na nakikinig. Isang magandang Sabado po sa ating lahat. Ako, panibagong Sabado na naman at marami na naman tayong matututunan for sure, partner, ngayong umagang ito. At partner, nga pala, ang ating program ay bumabati sa lahat ng mga tatay bukas ng araw ng mga tatay. Happy Father's Day po sa lahat ng ating mga magigiting na tatay at tumatayong tatay. Sa ating kwentong bayani. Naku, partner, this month of June, syempre sabi nga, ano natin, media month pa rin natin hanggang next week yan. Mm-hmm. So, yung Benita and Catalina Foundation is still celebrating its media month. Kaya naman po itong buong Hunyo, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang kahalagahan ng media, ng social media to create social impact at ma-embrace din no, kung ano yung dapat gawin, paano gamitin ang social media para ma-advocate natin ang citizenship at social responsibility. At yung nakaraang Sabado, ako napakaganda rin ang ating mga ibinahagi no, sa ating dalawang naging panauhin last Saturday. And for today, partner, nako, eto na naman, kaabang-abang na naman sa ating media month nga, ano, itong ating magiging dalawa na panauhin ngayon. Oo, partner Jenny, no, napakahalaga ng pag-uusapan natin ngayon. Kung last 2 weeks ng June, pinag-usapan natin yung how to avoid fake news. Mm-hmm. Ngayon naman, we're going to talk about digital safety. Ayan, paano natin poprotektahan ang ating privacy, ang ating sarili, at paano natin gagamitin in general no, ang social media, ang digital, para maging safe tayo palagi. Sige, makikinig din ako dyan at habang tayo magtatanong din sa ating mga panauhin. So, umpisahan na natin, partner Jojo. Yes, pakilala ko na po ang ating mga panauhin ngayong umaga ito. Ang una nating guest for this morning, he is known as the Digital Enabler, a cybersecurity advocate for internet and social media since 2014. Awarded as Microsoft Most Valuable Professional for Windows Consumer in 2014. He is also small business owner of Soft Micro Enterprises, a reseller of cybersecurity products for small and medium business, a digital marketing professional, a tech blogger for Techie Pinas, and a crypto enthusiast. Ang ating pong unang guest ay si Mark Wagan. Good morning, Mark. Good morning, Hi, Sir Mark. Good morning, guys. Good morning. It's really a pleasure to be here on your segment on the radio station. Medyo kinakabahan ako kasi it's been a long time. You know? And I hope makatulong tayo sa mga kababayan natin about internet safety and security, lalo na sa panahon ngayon. Thank you very much. Okay. Yan. Ako, tamang-tama, no? Kilala ko naman ang ating second guest, ang ating pangalawang panauhin. She is the founding president of Global Knowledge PH Incorporated, which offers training about cybersecurity, IT security, and other IT courses. She is also the founder and the president of GK College of Business, Arts, and Technology. She also authored 26 books on money management and goal settings journal. Recently, she launched GK Films, a department solely to produce long feature films. And an avid advocate of education, financial management, and Filipino arts promotion. Ang ating pong pangalawang panauhin, si Ms. Rosel Rigg. Good morning, Ms. Rosel. Good morning, Ms. Rosel.
Good morning, everyone, and thank you for inviting me here. Nakakatuwa po na binigyan niyo kami ng ganitong opportunity to guest in your show. Good morning. It's our pleasure, ma'am. Okay, so ayan, umpisa na natin, partner, sa 10 minuto. Makalipas sa ikasampu ng umaga, pero bago sa ating unang tanong sa ating dalawang panauhin, inimbitahan po namin kay ni partner Jojo, mga kasama. Tutok na po sa RMN, DZXL558 Manila. I-like at i-share nyo na po yung aming programa at sa ating YouTube channel, DZXL558. Umpisahan ko na, partner, ang ating tanong. Ayan, Sir Mark, Ma'am Rosel, good morning po ulit. Pwede nyo po bang ibahagi ngayon sa umagang ito sa ating mga manonood at nakikinig po, ha, ang ginagawa ninyong, ginagawa po ng inyong organisasyon at upang mapalaganap ang advocacy na pinag-uusapan nga natin na digital safety. So, Sir Mark, mauna po kayo, sir. Okay. So, with regards to digital safety, no, para sa ating mga kababayan, ang ginagawa namin usually is nagpupunta kami ng mga events or nagkakaroon kami ng mga digital programs kung saan ini-involve namin or sinasama namin yung mga tao na gustong matuto pa, lalo na ngayon na panahon ng COVID-19, no? Simula pa ng 2020, lahat tayo nag-transform from our usual office setup, naging work from home, ano? Lalo na sa mga call center, yung mga ibang nagseserbisyo sa ating gobyerno na technically lumipat sila from their government offices to work from home. So, ang ginagawa natin, syempre, you bring your own device. Nagdadala ka ng sarili mong laptop, sarili mong tablet, cellphone, yan ang ginagamit mo sa araw-araw na trabaho, no? Pero sa panahon ngayon, kasi syempre lahat ng tao pwedeng ma-access ang kahit anong klase ng website, no? Lalo na minsan yung mga website na minsan hindi kaigay-gaya, may mga games din tayo, no? May mga kabataan din tayo, lalo na ngayong panahon ng pandemic na nag-aaral din online or sa bahay lang, no? Na syempre, dala din nila yung sarili nilang laptop, sarili nilang tablet or devices na kalimitan, naglalaro ng Mobile Legends, naglalaro ng iba't ibang klase ng mobile games, ano? Minsan, yung klase ng pagda-download nila, minsan download lang sila ng download na hindi nila alam na meron pala itong virus, na meron pala itong malware, especially ngayon, yung mga kababayan din nating naghahanap ng trabaho online. Familiar naman tayo sa tinatawag nating smishing or SMS phishing, no? Right now, yung nagpapadala na kunwari ay nanalo pa sa bingo or ikaw ay natanggap sa trabaho, ikiklik mo ito, ikiklik mo yan, tapos makukuha nila yung password mo, makukuha nila lahat ng information mo, no? Which is malaking bagay or malaking usapan ngayon pagdating sa ating mga network provider like Smart, Globe, no? Dito na actually diniscuss nga ng Globe na they just recently blocked 35,000 SIM cards doon na involved sa SMS machine, no? Yung mga nagpapadala ng mga information na kunwari natanggap ka sa ganitong trabaho or you know magnalaro ka ng ganitong klase at mananalo ka ng million-million or whatever, no? So ito yung ginagawa namin dito sa aming organisasyon na pinalalaganap namin yung mga ganito klase ng kaalaman kasi maraming tao ang hindi pa pamilyar pagdating sa mga klase ng mga terminologies na ito or yung mga tinatawag na smishing, phishing, malware, cybersecurity. Itong mga yung mga klase ng terminolohiya na ito, hindi pa ganito kalawak ang nasasakop, lalo na pagdating dito sa atin sa Pilipinas kasi hindi naman lahat ay may idea or let's say may talino or alam pagdating dito sa ganitong klaseng mga bagay. So napakahalaga, lalo na sa panahon ngayon, na mamulat tayo, lalo na yung ating mga kababayan, lalo na yung ating mga ordinaryong mamamayan na araw-araw ay gumagamit ng internet, na maging bukas ang kaalaman pagdating dito. Kasi marami tayong nababalita, like yung recently yung sa BDO, no, sa BBI, yung mga na-scam sila, nakuha yung kanilang pera, correct, paano ito nangyari. So mahalaga na maintindihan nila na baka mamaya may kinlik sila or may pinindot sila sa ganitong klase ng site or na-redirect sila sa ganitong klase ng site na hindi nila alam. Yun pala ay kumukuha ng kanilang privado impormasyon tulad ng mga telepono, PIN number nila, password nila. No, ito yung napakahalaga para sa ating mga kababayan. Okay, naku Sir Mark, umpisa pa lang yung partner Jojo, ah. Oo, parang patapos na agad yung Teka lang, marami pang tanong. Sige, oo nga, Ma'am Rosel, ano, tama partner, Ma'am Rosel. Ayan, kayo naman po sa bahagi ng global knowledge. Sa amin naman, ano, since 2003,
nang hindi pa uso yung tinatawag na cybersecurity. Hindi pa siguro ang pwede nating term noon ay IT security or information security, pero ito lang kasi term na cybersecurity, medyo recent na ito, no? But in the Philippines, we have pioneered the training and certification for cybersecurity, so to say. So, nung mga hindi pa uso o hindi mo pa naririnig yung digital hacking, forensic investigation, or ethical hacking, or penetration testing, these are the terminologies or yung name ng mga training courses na pinoprovide at pinapa-certify ng global knowledge in the Philippines. Mm-hmm. So, since how many years ago? 18 years ago, we've been promoting and really campaigning in our company na magkaroon ng talagang awareness, and not just awareness, no, kundi training. At hindi lang basta training, kundi certification. So dito sa Pilipinas, we have trained the different government agencies, especially related dun sa mga cybersecurity training and certification nila. Dito nga nandyan yung NBI, yung Department of Justice, the DOJ, and all, no? The Armed Forces of the Philippines. So these are the companies or these are the institutions and even corporate clients. So the top 10,000 companies na nangangailangan ng training and requirement for cybersecurity, we have it at GK, or we at least somehow serve the training and certification part at GK. Now, and we've noticed that in the Philippines, walang nakakapagturo talaga sa college level ng cybersecurity or IT security. But in fact, lahat, even up to the youngest, diba natin, na 3 years old, 7 years old, talagang nagko-connect na sa internet. And this is actually a talagang normal na siya. But very important ang IT security or cybersecurity, because the minute you connect to the internet, or even kahit hindi ka nga connected sa internet, eh, you can be hacked. Mm-hmm. So ito yung mga bagay na parang continuously on our part, ginagawa namin ng paraan na makapag-deliver kami ng training, ng awareness, seminars, and campaigns, and even bring it to the college level at the very least, no? College level, we're the first and the only one in the country to offer cybersecurity track under the BSIS program. So, napakahirap kasing ituro ng cybersecurity, and since this has been our, you know, service for the longest time, for more than almost 2 decades na, madali na sa amin na i-bring in ito sa masa. Dalhin na ito sa college level para naman ang bansa natin ay prepared para dito sa pag-counter. Like for example, pag dumating yung mga cyber warfare na tinatawag, which is actually happening already, di ba? Click of a button, you can paralyze a nation. You can, madaming pwedeng chaos na mangyari, kung lalo na kung hindi tayo aware or kahit kung hindi tayo trained. So for the top corporate clients, pinatrain namin yung the CISO nila, yung highest level nila, but also hindi lang sila, hindi lang yung management, but also the rank and file, even yung basta ikaw ay nag-connect sa internet, you have a training sana na makuha para mas maging aware and mas maging para mas maging cautious tayo sa kada click na ginagawa natin sa internet. Thank you. Thank you po. Partner? Baka ano pala, no? Talaga palang dapat talaga pag-usapan ang cybersecurity. I didn't know na hindi pa tinuturo sa college level. Oo nga. Pero at least nalaman natin na meron tayo ngayon guest na someone we can tap para maidala ang cybersecurity courses sa mga college, ano, sa mga college students. Ito po yung question ko, dahil medyo nabanggit na din ni Sir Mark, ni Mark kanina, yung mga different threats, no, na kinakaharap ng mga users or ng mga tao with regards to cyber. Tanongin muna natin din si Ma'am Rosel, ano po ba yung mga threats na yan, na concrete threats na kinakaharap ng mga internet users natin at this generation? Okay, maraming threats, no? Like this sabi nga ni Sir kanina, smishing, tapos yung phishing, yung tipong itong threats na to, yung mag-login ka lang sa, for example, public wifi, tapos hindi mo alam na steal na pala yung data mo or yung password mo.
So, kaya na nila palang ma-penetrate yung banking details mo at kaya na nilang i-transfer yung funds mo from another account to another account na hindi mo matitrace kung saan galing. Akala mo Portugal or Israel yun pala, dito lang sa kapitbahay mo. Mm-hmm. So these are the things na maraming ano, no, maraming mga threats. Like for example, may tinatawag na identity theft. Diba? Akala mo, itong taong ito, but because you have posted a lot of yourself and your details or somebody posted all your details, eh pwedeng iba ang gumamit at mag-load in your behalf. Mm-hmm. So maraming bagay, and we also have that what we call data breach. So yung data breach, yung ninanakaw, kasi ang mas importante ngayon hindi na pera. 'Di ba? Ang importante ngayon ay data. So pag data ang nanakaw sa iyo, kasama na rin, malamang kasama na rin doon yung pera. Importante rin na may knowledge tayo about data privacy, kasi ito yung mga pwedeng mag-prevent from future breach or ano yung mga actions na pwede natin gawin or hindi gawin para dito sa mga pag meron tayong threat na na-encounter a lot. But I'm hoping si Sir Mark can also share some. Thank you, Ma'am Marcel. Mark? Yes, according nga, tama nga yun, no? According to ma'am, technically, data is very important nowadays. Kaya nga, nagkaroon tayo ngayon ng mga data analysts or mga data scientists. Why? Because they analyze those data. And those data, yung mga data na yung pwede nating ibenta sa tinatawag nating dark web. Napakahalaga nun. Napakalaki ng pera na kinikita ng mga tao na kumukuha ng mga impormasyon or data galing sa internet, lalo-lalo na pagdating sa Facebook. Alam naman natin na I think around 80 or 85% of Filipinos, tayo nga actually ang number one sa Asia pagdating sa paggamit ng Facebook or social media. No, so napakaraming tao ang nalilibang at you know, nagpapalipas ng oras pagdating sa Facebook kasi marami sila nagagawa. Nagpo-post sila ng picture, minsan may mga ano, may mga klase ng mga tanong na naandoon na hindi nila minsan alam na kapag sinagot nila, ibinibigay na nila yung kanilang impormasyon. So for example, yung klase ng you know, nakita ko sa Facebook ngayon, no, kunwari buntis ako ngayon, magkakaroon ako ng anak, anong magandang pangalan para dito sa batang ito, o sabihin natin, so Mark, dapat magbibigay sila, no, alam mo yung mga tipong ganon. So sa pamamagitan ng mga ganon, nagbibigay sila ng impormasyon ng data, or minsan may mga sineshare na YouTube video, or yung tinatawag natin mga Facebook video na mga luma na, or yung mga dati pa na kunwari ay mananalo ka ng 1,000,000 basta mag-comment ka ng pangalan mo tsaka phone number or mobile number mo, no? Siyasatin po nating mabuti, lalo na po ngayon marami po ang fake news, no? Marami po ang fake games na naandito sa ating Facebook or makikita rin natin sa TikTok, makikita rin natin sa Instagram or sa lahat ng klase ng social media channel. Kaya napaka-importante po na siyasatin natin. Paano po ba natin malalaman kung legit, no? Para maprotektahan natin yung ating privacy or yung tinatawag natin sarili nating impormasyon. Number one, for example, sa balita, narinig ko nga or nakita ko nga actually sa isang survey sa Rappler, no? Marami na raw tao ngayon ang hindi nagtitiwala or nakikinig or nanonood ng balita. Kasi kalimitan, hindi nila madetermine or malaman kung ano talaga ang tama at kung ano talaga ang mali. So madali lang naman yan, eh. Number one, kailangan meron niyang blue check pagdating sa Facebook. Makikita mo kalimitan lahat ng mga social media pages na legit, like ABS-CBN, CNN, or kung anumang klase ng mga balita na at information na klase ng page sa Facebook ay may blue check. Number two, nagbibigay sila ng hindi bias na impormasyon. Pangalawa, hindi sila kailangang manghingi sa inyo ng anong klase ng impormasyon or personal na impormasyon galing sa inyo. No, ang hinihingi lang niya ay inyong suhestyon or ang inyong opinion tungkol sa isang balita. Pero never silang nag-ask or humingi sa komento ng inyong pangalan, ng numero ninyo or ng PIN number ninyo or anything.
lalo na pagdating sa mga tinatawag nating cryptocurrency pages, no? Yung mga cryptocurrency yan, nauuso yan ngayon eh, no? Bitcoin, lalo na pagdating sa gera laban sa Russia at Ukraine. Kung inyong nabalitaan, eh marami ang gumagamit ng cryptocurrency dahil sa Ukraine, hindi sila pwedeng mag-operate ng banko dahil ginegera sila, wala rin silang ATM na bukas. So kalimitan sa kanila ay gumagamit ng cryptocurrency. At dahil doon, maraming tao ang naniniwala sa cryptocurrency at marami ang naniniwala tungkol sa mga iba't ibang klase ng pages na ginagawa tungkol sa cryptocurrency na pag kinlik mo, ay nakukuhanan ka ng impormasyon. Hindi ng cryptocurrency, kundi impormasyon mo. Miski yung details mo sa banko na kung saan pwede sila mag-produce or makakuha ng pera galing sa iyong impormasyon. Iyon ang importante nating pagtuunan ng pansin sa ngayon. Salamat po. Okay, ayan. So, umpisa pa lang yan, partner. Kanino ba maganda ito? Siguro, isusugan ko na rin yung tanong. Ano? Ito, Sir Mark, yung malicious content spam. Ano? Paano ba? Halma kami tayo. Mapoprotektahan ang ating mga sarili. Sabi nga, dito po sa malicious content spam. Ayan. Pakipaliwanag nga ito sa amin, Sir Mark. Sige po. Malicious content spam. Actually, sa salita pa lang, no, meron tayong dalawang salitang ugat na naan dyan. Una is malicious. Ipagsabihin niya ay kahinahinala mm-hmm. or sinasabi natin ito ay kaduda-duda. Kaduda-duda. Pangalawa mm-hmm. ay spam. Ibig sabihin ito ay hindi solicited or yung iyong ine-expect na email. No, ito ay dumarating sa email mo, ito ay dumadating sa iyong SMS or sabihin natin sa text or sa messenger mo. No, ito ay kusa na lang pinapadala sa iyo ng hindi mo kilala na tao or hindi mo kilala na kumpanya or organisasyon na pinipilit or iniinganyo ka na i-click yung isang link. No, na mapupunta ka ngayon doon sa isang link na akala mo ay lehitimo or totoo or tapat at ilalagay mo doon ang iyong impormasyon. So for example, yung mga nangyayari sa GCash ngayon, no? Familiar naman tayo cashless transaction. Opo. Sa GCash, marami tayong nare-receive na text or messages, no, sa messenger natin or sa email natin. Miski itong sa land bank, actually marami ako nare-receive nito sa aking email tungkol sa land bank, no, kung saan sasabihin nila isasarado nila yung account mo kapag hindi ka nag-reply dito or hindi mo i-click itong link na ito. Kapag kinlik mo yung link na yon, mapupunta ka sa akala mo isang lehitimong website ng land bank o lehitimong website ng GCash. Ilalagay mo ngayon doon lahat ng iyong impormasyon tulad ng pangalan, address mo, edad, no, phone number mo, yung impormasyon tungkol sa iyong GCash account o impormasyon sa iyong let's say bank account, no. So doon pa lang pag yun ay pinasa mo na, doon tayo magkakaroon ng problema kasi makikita ngayon ng mga hacker, no, itong mga hacker na ito, dalawang klase ito. There are white hackers and there are actually ito yung mga tinatawag nating black hat hackers. So yung mga black hat, ito yung gumagawa ng klase ng mga masasamang smishing or spamming or sinasabi nating malware or malicious content pagdating sa ating email, pagdating sa ating messenger or pagdating sa ating text messages. Doon, pag ito ay kinlik mo, technically, after a few days, mabablock ka na sa account mo and then ibebenta na nila yon sa dark web. Ang dark web or ang black web na tinatawag natin or deep web, no, na tinatawag natin, ito yung klase ng website sa internet na hindi natin basta-basta nakikita. Meron kang ginagamit na browser dito. Hindi ito yung Chrome browser or Firefox. Meron tayong tinatawag na Onion browser na ginagamit para dito para ma-access natin yung ganitong klase ng mga websites. Mm-hmm. At yung mga websites na ito, naandito yung talamak na bentahan ng droga, marijuana, baril, no, miski itong mga credit card information, PayPal information, itong crypto wallet information na kung saan ibinebenta nila ito doon sa mga tao na syempre gusto rin kumita pero mabibili nila ito sa mas mababang halaga. No, katulad ng mga information or data natin dito sa Facebook na binibigay natin or sa email natin or doon sa mga tinatawag nating malicious email or mail, no, na pinapadala sa atin. Oras na ibinigay mo ito,
mapupunta ang iyong account or ang iyong data sa dark web kung saan pwede nila itong ibenta at pagkakitaan. Yung pala yun, ano, partner. Diba? May panga... Ayun ko lang na rin dark web, no? Oo. Anyway, may sabi ka partner. Tanongin ko sana si Ma'am Rosel about her opinion about that. Ano yung mga... Ano ba yung tinatawag nating malicious contents? Or baka kasi may na-encounter sila, no? Sa kanilang organization na yung definition ng malicious contents and spam. Oh, actually, nasabi na naman ni Sir Mark yung mga, alam mo yan, ito yung mga everyday na encounter natin, and in fact, baka kayo rin, ano, na nakaka-receive kayo ng mga text messages na nanalo kayo or you are hired. Sasabihin, hindi ka naman nag-apply sa isang trabaho, no, but you are hired and you will be receiving 4,168 per day. Ganun yung salary scheme. So, pag-clinic mo yon, be very careful kasi malamang sa malamang, hindi ka naman nag-apply, bakit ka ma-hire? So, ito yung, or nanalo ka, or or i-claim mo yung ganitong certain amount. If hindi ka naman nag-join ng any raffle, bakit ka mananalo, di ba? So, para mag-isip muna, sabi nga, think before you click. So, anything, including sa inyong mga emails, including sa inyong mga, you know, sa text messages na nare-receive ninyo sa PM, yung mga nagme-message sa PM. And also, be very careful din sa pag-post ng inyong personal details. Kasi dyan nag-uumpisa lahat, including yung mga, actually, iba location nga eh, na okay, on our way to, all family will go to Boracay today, ganyan. So, ibig sabihin, walang may iiwan sa bahay mo. Diba? Or yeah, potentially, nakakaisip kapag malicious kasi ang hacker, or kasi sabi nga ni Sir Mark, dalawang klase ng hacker, no? Malicious hacker, ito yung mga black hats, white hackers, ito naman yung mga good guys. And meron din gray hat. Yung gray hat, ito yung sa in-between. So pwede silang masama, pwede rin silang mabuti, but at the same time, parang sa GK, ang tinuturo namin is more on the white hacker or white hacking. Kasi kailangan din, syempre, we need to teach the people the ways kung bakit, kung paano ba hinahack ang isang bagay and kung paano ba ito i-prevent. Diba? You have to think like a hacker para alam mo ma-prevent yun from happening. So yun yung laman ng mga trainings and seminars that we're conducting. Marami, actually napakarami, napaka-creative ng mga hackers, especially if they're after the money or may motibo sila na siraan ang isang tao or isang organisasyon. Maraming bagay, kaya hindi siya napapaloob sa isa, dalawa o tatlo lang na scenarios. There are a lot, but the good advice is we have to think before we think. Okay. At napakaganda na ating pinag-uusapan, partner. But before we move on pa rin sa napakaganda na ating paksa ngayon sa umagang ito, standby lang po kayo, no, partner, sa ating paring mga kapanapanabik ng mga tanong at sagot na ating mga panoyin sina Sir Mark at Ma'am Roselle. Magbabalik po tayo makalipas ng ilang paalaala dito lamang sa programang Kwentong Bayani. Balik po tayo. Oras natin 37 minuto na po makalipas. Ika-10 ng umaga. Kwentong Bayani, atin sa inyo ng RMN at ng BCYF. Tutok lamang sa RMN DZXL 558 Manila. I-like at i-share nyo na po yung ating programa at sa ating YouTube channel DZXL 558. Partner Jojo, balik tayo. Hi, good morning. Nako, muli kasama po natin ang ating mga guests for this morning, si Mr. Mark Wagan at Ms. Rosel Reed, talking about cybersecurity and digital safety. Ayun, ang question ko naman po, no, ito very interesting din, and I think a lot of people wanted to know this. Ano ba ang current laws and regulation na dapat paitingin dito po sa ating bansa related to cybersecurity and digital safety? Unahin na natin si Ma'am Rosel. Actually, meron naman tayong mga batas talaga dito sa Pilipinas. Yun nga lang, medyo hindi ganun ka-strictly implemented or hindi natin talaga parang tinututukan na talagang isabuhay, no? But we have itong mga e-commerce law or yung RA 8792. We also have yung mga Cybercrime Prevention Act or RA 10175 plus yung Data Privacy Act of 2012.
So siguro more on i-discuss ko lang ng konti yung sa Data Privacy Act. Kasi like ito yung mga bagay na magagawa din natin sa sarili natin, no, sa kung tayo ay nandoon at naka-online tayo. Huwag natin i-share yung mga sensitive information online. Halimbawa, nakakuha ka ng passport or nakakuha ka ng visa tapos ipopost mo online. Never do that kasi talaga baka mamaya, di ba, parang ito yung mga sensitive information mo na pag nakuha ng iba, ay po pwedeng, pwedeng maging ano, cause ng identity theft. Or also, pag ikaw naman ay meron, no, database, ito ay nasa reception area o kaya ito ay may hawak-hawak na database or ikaw yung nangangalaga ng database ng isang company, definitely kailangan mong protektahan yun kasi pag yun ay nagkaroon ng data breach, mananagot ang kumpanya, mananagot ka or yung inyong data protection officer or ang inyong presidente o yung may-ari ng kumpanya. So there are a lot of things na po pwede nating i-bisitahin na batas dito sa Pilipinas pagdating sa e-commerce, pagdating sa cybersecurity. And nag-uumpisa pa lang tayo. I'm sure na maraming batas pa ang isa sa katuparan o isa sa batas para mas maprotektahan ang ating cyberspace at ang ating mga users. Yan. Thank you, Ma'am Rosel. Ito naman, si Mr. Mark naman. What did you say? The laws and regulations regarding cybersecurity. Actually, sa akin naman, based on Data Privacy Act, no, and then yung kasalukuyan nating mga batas na iniimplementa ng ating gobyerno dito sa Pilipinas, eh wala naman akong, you know, tingin na ba idadagdag o sabihin natin na mababalangkas pa pagdating dito sa mga batas na ito. Ang sa akin lamang is, ang lahat ng ito ay nagmumula at nanggagaling din sa pagsunod ng tao. Alam naman natin, no, na marami tayong mga klase ng mga impormasyon na meron tayong hawak tulad ng ating passport, no, katulad nga ng sinabi ni Ma'am, katulad ng ating mga account numbers, katulad ng ating mga, kahit yung sabihin nating mga card, no, school card ng ating mga anak, ipinopost natin yan every time may recognition, every time may graduation, na proud ako sa anak ko, ito yung grade niya, no, makikita dyan yung buong pangalan ng anak mo, yung LRN number ng anak mo, which is technically our data, no, na pwedeng pakinabangan ng mga cyber hackers o yung mga tinatawag nating gumagamit ng mga impormasyon ng ibang tao, no, para makapanloko at syempre magamit din para sa kanilang personal na hangarin. Sa akin lamang isa ang ating batas, isa maayos at maganda. Tao lamang ang nagkakaroon ng pagkukulang sa pagsunod dito o sabihin natin hindi naman pagsunod kundi sa pagiging mapagmatsyag o pagbabasa at pagkakaroon ng impormasyon tungkol sa mga batas natin na ito. Itong batas na ito technically ay guidance lamang. Or sabihin natin, ito ay sarili nating guide pagdating sa pag-share ng atin or pagbigay ng ating mga impormasyon, lalo na ngayong panahon ng digital age, no? Pagdating sa ating digital information or tinatawag na Industry 4.0. No? Sa panahon ngayon, napaka-importante nga, katulad ng lagi kong sinasabi simula kanina pa, ng ating mga impormasyon or ating mga data. Kung hindi po natin gagamitin ang batas na ito na ating gabay pagdating sa ganitong klase ng mga sitwasyon, tayo rin po ang mapapahama. Magkakaroon din po tayo syempre ng pagsisisi sa huli. And then itong ating mga kriminal or sabihin natin itong mga tao na gumagamit ng pamba-blackmail, ginagamit itong video ng sabihin natin sa balita, yung mga video ng mga babae na nakahubad o may halong kalaswaan, ay syempre ano, itong batas na ito, no, ang pangil ng batas na ito ay sumasaklaw din po sa mga tao ito. So ang kailangan lang po natin bilang tayo ay mag-report, no? Ang kailangan lang natin ay inisyatibo natin bilang isang individual na Pilipino na i-report o sabihin magkaroon tayo ng tapang para magamit ang batas na ito at ma-implement ang batas na ito para sa bawat Pilipino na nangangailangan ng tulong lalo na pagdating sa ating cybersecurity system. Alright? Sir, Sir Mark, masusugan ko lang, ano, kasi si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang administrasyon ngayon, ano, makakatulong ba itong kasi nandoon na yung pag-register, ano, ng SIM card
Yes. Di ba? Pinapanukala pero vinito nga ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Can you react on this, Sir Mark? Ano bang iyong bilang isang sabi nga digital enabler eh, ano ba ang iyong masasabi dito sa ganyan narapat pa na ivinito ni Pangulo o dapat ito ay magawa na agad-agad sa ating mga kababayan? Actually po, based on my experience, no, sa Australia at sa US, mm-hmm, ang kanilang mga SIM card doon ay inirehistro. Oh. Bakit po? Para ito ay madaling matrack or madaling nating makita kung sino ang mga gumagamit. Ngayon, sa pagbito naman po ng ating Pangulo, mm-hmm, recently dito sa ating SIM card registration. Correct. Ako po ay technically hindi sumasang-ayon pagdating sa pagbito na ito. Why? Kasi ito po ay para sa protection din ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Ano, ang pagre-register ng isang SIM card or ng isang sarili nating SIM identity module, no, subscriber identity module. Kumbaga ito po ay, kaya nga to ay tinatawag na SIM or subscriber identity module. Ito ay identity ng isang may-ari ng cellphone na mayroong SIM card na ito. Mm-hmm. Ang pagkakaroon ng sapat na impormasyon tungkol sa isang SIM card na pagmamay-ari ng isang individual ay napakahalaga upang mga ating matrace or ating mahanap ng madali yung mga kriminal na gumagawa nito. Okay. Kaya lang po, ang nagkakaroon tayo ng problema sa tingin ko rin, ano, mm-hmm, sa paggawa ng pagbebeto or sabihin natin sa pagtanggi ni Pangulong Duterte tungkol dito, siguro po kasi ay dahil sa napakarami ng SIM card na pinuproduce at nire-remanufacture ng ating mga service provider or telecom provider. Kasi kung hindi nyo po na itatanong, no, ang mga SIM card po na iyan, kapag po ang number na yan ay let's say hindi na nagagamit o sinira na yung SIM card, yan po ay bumabalik sa database ng Globe or ng Smart. For example, yung aking dati pong number, yung dati kong number na I think isang dekada ko nang gamit, nasira yung SIM card ko. Nung panahon na yon ay hindi pa po uso yung tinatawag na LMP or yung tinatawag nating paglilipat ng number mo doon sa panibagong SIM card sa kahit anong klase ng service provider o telecom provider. For example, from Globe to Smart or Smart to Globe. No, yan po ay mababalik doon sa kanilang database at may ibang makakakuha din yan. Ginagawa po yan, nare-remanufacture po ulit yan, yung number na yan. So, minsan nararanasan natin, pag tayo bumibili ng SIM card, may tumatawag sa atin, may nagte-text sa atin minsan na kilala nung taong yun, correct, yung number na ito. Mm-hmm. No? Minsan ay, oh, kumusta ka na? Si ganito ito. Magpapakilala siya na hindi mo naman kilala kasi ko yung bagong may-ari. Tama. So, yun po yung rason kung kaya po nagkakaroon tayo ng ganong scenario is because ito po ay nire-recycle or nire-manufacture ng ating mga service or telecom providers. That's the reason why rin po siguro na siguro mahihirapan ng ating gobyerno or hindi siguro sapat yung ating mga tao pagdating sa ganitong klase ng klase ng batas para po i-implement sa bawat isang Pilipino. Yun lang po yung tingin ko dito. Tsaka Sir Mark, hindi, Partner Jojo, according to ano, salamat kay Kuya Rod, ano, kasi ito ano eh, paglabag ang sinasabi po sa karapatan o yung privacy sa pribadong buhay ng individual ang nasabing panukala. Kasi pinapasok na nito yung ano natin eh, pribado privacy natin eh, na yun na lang ang meron tayo, hindi ba? Opo. Actually, sa akin naman po, tama rin naman po yung sinasabi nila. Kaya lang po, kung magkakaroon tayo ng involvement pagdating sa mga private sector, pwede naman makipagtulungan ng gobyerno sa ating private sector. So for example, makipagtulungan tayo sa Trend Micro, magkaroon tayo ng pagtutulungan sa ESET, yung mga kilalang cybersecurity companies, no, na sila yung pwedeng humawak or mag-implement ng ganitong klase ng batas, no? Katulad po ng pag-i-implement, for example, yung sa toll gate natin before, no? Minsan kasi, hindi muna nila ito itinetest bago ini-implement. Kaya po siguro, ito'y nagkakaroon ng problema or nagkakaroon ng sagabal pagdating na mismo sa mass testing or sa pagdating natin sa mismo actual implementation. Ang sa akin lamang po, yung data privacy naman, or ang ating privacy naman is pwede nating limitahan or pwede nating sabihin nating ibigay lang yung nararapat na impormasyon na dapat ibigay para dito sa SIM Registration Act, no? At pwede rin private company or entities
ang humawak nito para makasigurado tayo na magiging safe or magiging ligtas ang lahat ng impormasyon na ating ibinibigay patungkol dito. Okay, thank you po. Partner Jojo? Yeah, mas naliwanagan tayo, no? Kasi ako din, medyo ano din siya, no? Parang contradicting na, okay, we want privacy, pero i-register natin yung ano. So, ano talaga yun eh, usapin ng private at saka ng government, how can they work together? Yun nga din dapat ang i-comment ko sa chat natin, Teacher Rod, no? Kasi malaki ang role talaga ng government for that specific issue. Ang tanong ko naman, kay Ma'am Rosel naman, since they're working also with the academe, kasi you guys are offering IT courses and cybersecurity courses, ano ang malaking role na gagampanan ng mga nasa education sector para maipalaganap at maipromote ang digital safety? Okay. Kasi normally, di ba, during the pandemic, nag-online lahat. So, lahat ay so technically prone to being hacked or parang sabihin natin yung vulnerable ba? Kasi lahat nga ng education system, pati yung ating enrollment system, payment system, lahat ng data, no, na nandiyan sa online. So, ngayon, ang role ng ating registrar, ang role ng ating schools ay pangalagaan yung data na meron ang mga estudyante. So they have to invest in infrastructures or invest in security measures na pwedeng i-implement ng bawat school para ma-secure yung mga data na yon and make sure na hindi ito magkaroon ng data breach or ma-compromise yung ating mga estudyante o yung identity ng ating mga estudyante. Similarly, syempre sa academe, I would encourage everyone to na magkaroon ng awareness or seminar on data protection, data privacy, and also itong ethical hacking or not necessarily ethical hacking but the secured computer user or yung tinatawag na lahat tayo magkaroon tayo ng even the rank and file, even the janitors, even the secretary, whoever is really doing yung mga online or naka-connect sa online. And may mga reporting na ginagawa for the company or for the school, kailangan natin ng security training or cyber security training or yung tinatawag na secured computer user training. Kasi ang weakest link talaga, hindi naman nandoon sa ang ganda-ganda na infrastructure mo. Oo, ang ganda, kumbaga, nag-invest ka talaga no, sa software, sa firewall and all. Pero yung iyong palang rank and file, hindi mo na-train. So, nasa kanila yung weakest link and kahit anong ginanda-ganda pa ng iyong IT systems dyan or ng firewall mo dyan, kung hindi mo na-train yung nandoon sa lowest level, kung hindi sila aware na, hindi ka magpo-post ng password mo dyan sa computer, hindi mo ipo-post it note yan na yung birthday mo lang or na ang password mo is 123456. At hindi ka nag-revenue or anybody can access this computer or this machine. So para give away yun. And once na naka-penetrate ang any hacker or anybody who has malicious intent, kayang-kaya niyang ma-access even yung sa CEO files or sa executive files niyo. So I think training is really very important. We should not set it aside or hindi natin siya pwede ilagay sa huli ng budget. Kasi normally, even sa academe or corporate clients, ang training, parang kung may natira na lang na budget, saka mo lang ilagay doon. Sige, training. Dalawa na lang kasi sayang yung pera. Ilagay na lang natin dito pagbili natin ng machine, pagbili natin ng firewall, pagbili natin ng whatever, surveillance, etc. Pero pag walang properly trained person to handle or people to handle, baliwala yung in-invest mo and it will all come to waste. Kaya ang number one mo, ilagay mo yung training sa harapan, yun muna yung budgetan mo. And then, saka mo ngayon, lagay ko ano yung proper. Kasi alam na ng tao, okay, di pala natin kailangan ng ganitong ka-highly sophisticated. Ang kailangan pala natin is this one that will be tailored fit for our company or for our school. So yun, that's why importante na ang bawat organization, school, academics, academic institutions ay
magkaroon ng proper awareness on matters like this. Okay, partner, for the last 5 minutes ng ating program, partner Jojo? Mm-hmm. Yes, ako, baka pwede niyo pong i-invite ang ating mga nanonood at nakikinig, no, sa inyong mga social media pages dahil napaka-importanting malaman, sabi nga ni Ma'am Rosel, training ang kailangan at sumart naman ang ina-advocate niya, kailangan responsible tayo sa ating mga private information. So ngayon, we're gonna invite Mark, Ma'am Rosel, si Mark muna kung if you have social media pages, you can promote it. Sir Mark? Yes, actually just follow me or like me on Facebook. I have a page. Just my name, Mark Anthony Wagan, is right there. Or you can just go to my Instagram. It's Marky0928. That's Marky0928 for Instagram. And abangan nyo po. Technically, yung mga dinidiscuss ko rin minsan when it comes to cybersecurity. I also do blog, Techie Pinas. Alright, that XYZ ang website po natin. So I discuss there lahat ng mga technology, cybersecurity, insurtech, cryptocurrency. So nandun po lahat tungkol sa mga teknolohiya na pwede po ninyong malaman, gusto ninyong malaman kung ano ang uso ngayon, mga cellphone na bago, or kung ano man mga bagay na hindi natin is makakapagpaluwag sa ating mga kapwa natin Pilipino. Yun lamang po. Maraming salamat muli Jojo at sa lahat ng mga bumubuo ng RMN na broadcast na ito. Salamat po. Thank you, Mark. Ma'am Rosel, kayo po. Hi, oo. Huwag nyo na akong i-follow. Ang i-follow nyo lang yung gkphilippines.com. Hindi, kasi normally, ano, talaga yung sa private FB, hindi natin talaga lahat binibigay doon. But for our website, it's gkphilippines.com. And for the college, if you intend to get training and certification, or a degree in Bachelor of Systems, Information Systems in Cybersecurity, puntahan nyo yung gkphilippines.com and nandun yung details namin, ano yung mga training, ano yung mga seminars that you can avail, and ano yung mga pwede ninyo pang makuhang diploma or certification for these courses. Kasi yun ang importante ngayon sa atin. Ibig sabihin, parang we have to start ourselves, we have to start investing in ourselves, in our education, and become more, aware of what is happening around, especially in the digital age, and how to prevent yung mga possible threats and possible dangers na nandiyan lang, nakaabang lang. So again, my name is Rosel Reig, and thank you very much for this opportunity. Thank you po, Sir Mark and Ma'am Rosel. Have a nice day. Thank you po. Partner, meron kang special announcement dyan. Go ahead, bago tayo magpaalam. Tuloy-tuloy po ang ating media month for this June. Meron po tayo mga following events. So, we have Break the Fake seminar on June 24, I believe. Tapos po, meron din po tayong roundtable discussion with different universities. So, yan, ini-invite po namin sila to have a roundtable discussion talking about the importance of media and social media. Also, Pusong Pinoy Awards on June 30, we have a list of nominees already. We're so excited to have this launch and happen on June 30. At tuloy-tuloy po ang ating usapin every Saturday dito po sa Kwentong Bayani. Punong-puno partner, ah. Talaga yes. Na. Oo, grabe. Busy-busy yan, lola mo. Salamat po sa patuloy yung pakikinig at pag-suporta. Patuloy nyo pong i-share at i-follow ang RMN DZXL558 Manila, pati ang BCY Foundation sa Facebook yan at sa YouTube, BCY TV, para naman po sa YouTube. Maraming salamat po. At muli, from BCYF, ako po si Jojo Armenta. At mula naman po sa RMN, DZXL558 Manila, hanggang sa susunod na Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, magsama-sama po tayong muli. Dito lamang, partner Jojo, sa ating programang Kwento Bayani.